sa halip na gawin natin panggatong itong mga papling natin, sayang naman. Sayang kayo ba? Ang atong buhaton ani, ato na lang ni siyang himuong mga kagamitan sa mathematics. Paano natin gagawin yan? Lagyan natin to ng mga numbers. Okay, halimbawa ito, latex paint ito, lagyan natin ito ng number 1. Para magagamit natin ito. Okay. Yan na yan. Yung isa naman, lagyan din natin ng number 2. Kung wala po tayong brush at saka pintura, gamit na lang tayo ng pentel pen. Marami naman ang kulay ng pentel pen. May green, may pula, may blue, may itim. Pwede natin gamitin yon. Okay, ito na yan. Kasa natin ito, linisin natin to para sa ibang kulay na naman. Dito na tayo ng number 4. Kasi kung susunugin natin to, maging abo yung mga papel natin. Hindi na magagamit. Kaya ito, mga numbers na lang. Gawin natin mga numbers. Lagyan natin ng mga numbers. 1 to 4, 5 hanggang 10, 20, 40, 60 hanggang 80. No? Kaya ito na yon. May mga kagamitan tayo dito. No, na mga papel din to lahat-lahat, papel. No. Then may equal sign tayo diyan, saka dito natin ilalagay yung sagot. Halimbawa, may bilang tayo na 8. Lagay natin diyan. Then yung sign natin is minus sign, minus 3 is equals to 5. Tingnan natin saan na yung 5 natin dito. Ito. No? Kaya sa halip na gawin natin panggatong, gawin na lang natin kagamitan sa matematika para mas magagamit pa ng mga kabataan natin. No? Kaya ito na yon yung mga bilang doon. Ito na yung ginagawa natin ng mga bilang. Saka may mga iba pa din tayong mga bilang na ipapakita ko sa inyo. Ito, from 1,000, 500, 100, may 50 tayo, may 5 tayo, 10 pala, 10, and 1. Itong mga bilang na ito ay, ang tawag sa mga bilang ito, they are called as Hindu-Arabic numbers. Ngayon, may mga katumbas din yan dito. Ito, mga papel din ito. No, papel din ito. Yung katumbas ng 100 in Roman numerals is C. Yung M is 1,000. Yung L is 50. Yung I for 1. Then D for 500. Then yung V is equivalent to 5. Then yung 10 natin. Okay. Yan na yan. No? Magagamit pa ng mga kabataan natin at saka kung tingnan natin talagang kaakit-akit tingnan. Kaya sana po ay wag nating sunugin yung mga papel natin. Dapat i-upcycle natin yan para magagamit pa natin yung mga papel na nasa classrooms natin or maging sa bahay din natin. Ngayon ito, pag-uusapan natin yan sa susunod na mga video lesson natin about Roman numerals and Hindu-Arabic numbers.